kami na bayo sa iyang batang na si Lente o si Orpa Andro na nagmangasawa ni Malon and Chilion na inuntunan mo ng wali mo na the criminals in the valley of decision ang tatlo ka mga bayo sa usang valley of decision. Kaya nagkaroon sila ng kwantini, kakurin sa tatlo. Ingon ni Naomi, karong wala na akong anak, patataawa na akong bana, kung kamo naman, patay na inyong mga asawa, akong mga anak, magbuwag na lang. Ingon ni Naomi, according to the verse, suggests her mother-in-law, and said, okay, wala naman kung na-expect na anak sa inyong kagawaan ka, bubuwa ko kanino. Since your Orpa separated, Naomi was left, and she said, and in God was left, and said to Naomi, entreat me not, verse 16, to lead thee, or to return from following after thee, for whither thou soever thou goest, I will go. Where thou lodgest, I will ask. Thy people shall be thy people, and thy God, my God. Amen. Where thou goest, will I die, and the world I be buried. The Lord do so to me, and more also, in all but death part thee. Now under the face of death, tatlo magkamatayo, ang ating makita din. Number one, if you're in the land of Moab, which is called the place of death, number one, there will be death from death. Really? Mausap ang imong kinabuhi. Now hindi ka na masakit doon o sakit ay tungod sa backslide. Alam na natin yan, walang tayong i-generalize din eh. O wala po po tinag-justify ang akong pagkarino. But we know for the fact that not all sicknesses and not all unsani sakit ay tungkol sa backsliding. Kaya ang mga nagkasakit tungkol sa ilang pagka mahabog sa nagulatong sa Ginoo, may nagkasakit tungkol sa ilang ikan ang pagka sakripisyo diyan sa Ginoo, may parupan si Paul na he was nigh unto death tungkol sa ilang pagkakalaga. But pag wala ka sa Ginoo, nag-backslide ka, layo ka, wala ka sa kalibutan, apektado ang health mo. Ibalik si Naomi.